Well, hindi po siya yung first choice of business ko. I started doing business way back pandemic po eh. So nagde-deliver lang ako ng bottled coffee until nagkaroon ako ng sariling cafe, and then eventually parang nalibre yung katabi namin na pwesto. So sabi ko, why not? This is my ano naman, parang dream talaga ever since graduating from college. Since I finished filmmaking, sabi ko, why not put up a studio, ganyan. E nung time po na yun, parang talagang patok po yung self-portrait. Kasi lalo na po, naiintindihan ko eh, yung mga pumupunta ng self-portrait, mas confident akong mag-picture mag-isa. Mas nakakapag-posing ako kapag mag-isa lang po ako sa loob ng studio. So, parang I wanted to give, what do you call this, a safe space for everybody. We wanted to create, you know, a comfortable room for everyone. So, yan, we accommodate events as well. And, pero mas nag-tawag dito, mas marami po yung in-house clients namin or yung mga walk-ins. And then with the ratings naman po, with the rates, with the pricing, hindi rin po siya ganun kamahal kasi gusto rin po namin na ma-experience siya ng everybody, like from students na talagang budgetarian lang, we tailor fit, talagang pinersonalize po namin yung rates for them. Oh, and with the price range. Oo. So starts at 199 pesos po. It starts at 199 pesos for students. So very easy lang, kailangan lang naman nilang pakita sa amin yung ID nila na student sila. Tapos yun, they can have unlimited photos na po within 15 minutes. So dun po nagsa-start. Then yung next package naman po namin, which is yung solo, is at 499. 20 minutes naman po yun. And then, we give all the soft copies po na... kasi for us po, parang aanhin naman po namin yung mga soft copies. So, why not just give it as a consolation in exchange of following us on social media? Oo, alam mo, maganda yun, no? Kasi magpakatotoo na tayo. I-edit ko pa yung litrato, baka mamaya malaki yung pisngi ko doon. Charot. Ba'y bigay mo na yung soft copy sa akin? Yun naman ang habol ko. Char! Pero alam mo, ang gandang idea niyan na binibigyan nyo ng ganyang klase, no? Imagine mo. Pero nagugulat nga lang ako, Daniel, ang lakas ng loob mo sa negosyo ever since pala. Kasi may cafe ka na. Tapos, parang nung naisip mo nag-open up yung space, uy, ano kaya pwede ko itayo rito? Saan mo na-build yung sistema ng paggagawa ng ano kabuhayan? Kasi di ba, it starts with a good system and a good strategy. Yes po. Well, I napansin ko po kasi sa coffee shop ko na ano, parang hindi gumaganda yung ano niya, yung journey niya dun sa lugar namin. Maybe it's because of the placement nung coffee shop. So napag-isip ko po na nakakatakot baka may mangyaring baka malugi, and okay. So nalugi nga po yung coffee shop. So buti na lang nandyan po yung self-portrait, yung likha, para po sumalo. And even likha po is an acquired name na lang kasi si likha po is my baby. It's been my baby since 2021, so nag-a-accept po ako ng mga digital ads ng mga small businesses. Ginagamit ko po si Likha for shoot, mga debut and all. So talagang in-acquire ko na lang siya para kahit papano may retention na po siya sa mga tao. And yun nga po, mahilig kami mag-picture ng family ko and ng mga friends ko. So minsan pagka maganda ang sales, yeah, medyo nakaka-free-free po kami ng picture-picture dito. Okay. Magkano ang kita sa ganitong business? Gaano katagal mo na bawi yung investment mo? Since Likha Self-Portrait Studio po ay nag-start nitong February 2023 lang, parang it's close to, well, to think parang naka-ROI na siya kasi for the first 2 months po parang almost half nung total investment namin ay na-reach na namin.
Kung tatanungin niyo po about the capital naman, hindi rin po siya ganun kalaki since a lot of the equipment ay from Mina. Kasi nung graduate po ako, parang niregaluhan po ako ng parents ko ng budget camera. Budget camera lang siya kasi second hand siya. And then yung mga lights po, we just had to modify some of it. Bumili lang kami ng backdrops, bumili lang po kami ng gamit pang interior. So hindi rin, kaya po siguro malakas din yung loob ko kasi alam ko po na may mga equipment na ako na alam ko yung mga pinakamahal na equipment. Pero yun nga po, second hand naman siya. So pagka in-add up mo, hindi rin po siya ganun kalaki na capital. Yes. Ang galing mo, Papa Stan, parang naging resilient din sila dahil nga syempre, kumbaga ano, what's there, you can ano pa, monetize it pa. Ang galing lang nung ano na yun. Pero anyway, saan ba yung Likha Studios at paano ba makapunta dyan? Likha Studios po is located in Imus, Cavite. So it's in Buhay na Tubig. Nasa ano po siya? It's in Villa de Primarosa subdivision, Buhay na Tubig, Imus, Cavite. So very easy lang, parang around 30 minutes away from Manila. May mga clients nga po kami, minsan galing Pamparañaque. Yung pinakamalayo po namin was from Naik. So considering Cavite siya, parang mas malayo pa siya from Manila.